Okay, so dito tayo sa may 7-Eleven dati, na ngayon ay sarado na. Anyari dito. Tinanggal natin. Okay, wala na. 7-Eleven. Naalala ko dito dati, dito kami bumili ng survey cup nung 2016, nung time ni President Digong, di ba? Ni Tatay Digong, yung tumakbo siya. So, kung sinong mas pinakamaraming mabiling cup, di ba? Para voting cups, di ba tawag yun? So, yun. Ubos ka agad kay Digong. 7-Eleven. Tapos, yun. Meron tayo nakitang sundalo na kumakain sila. Pag nakain pala itong mga sundalo, lang pala nakatayo. Alam niyo yun. Yan, kinitsuran sila. Nakatayo lang pala sila. Tapos, nakatago sila sa gilid-gilid. Tapos, yun. Hindi talaga sila pala yung komportable na magkain na yung nakaupo, no? Naka-dine in. So yun, no? Kaya mga dyan, kaya respect, no? Big salot and respect talaga sa mga sundalo. Walang kaarte-arte, grabe. Basta makapagtrabaho sila, servisyo. Siyempre tao rin sila, no? Nagugutom habang nasa duty. So ginawa nila, doon sa likod, nagtago sila sa dilim. Isa lang pala, hindi pala lahat. No? Baga, one at a time, parang ganun. So nga pala, so for this video, bali update ulit natin itong Rojas Night Market. Diba kasi nung huli natin punta dito, iba pa rin yung iba kasi yung hitsura ka dati. Tinignan na natin kung mayroon ba mga Christmas lights pa ilaw. So wala, meron yung dati pero konti lang. So ngayon parang mas may mga na sila, may mga paintablado-intablado style. Tapos na pwedeng mag picture taking. So tara, puntahan natin, no? So yan lang, no? So sino man ang mga sundalo dyan na nakapanood na ito, no? Shout out sa inyo, big salot. Mad respect para sa inyo, mga matisipag. So, pwede nang walang face mask ha, sa Davao. Kung sino man yung nag-comment, nakalimutan ko na, no? One time, nasabi niya na ang Davao daw ay bakit parang may mga face mask pa rin mga tao dito. So, yun. Ngayon, pwede na. Noong December 1, in-announce ni Mayor Basti Duterte na pinirmahan niya na rin yung ginawang ordinance or batas ni BBM na pwede nang hindi magsuot ng face mask, no? Depende na sa atin yun. Pero syempre ako, pipili ko pa rin mag-face mask unang una para makapagtago sa mga nautangan. Pangalawa, ay maka iwas sa alikabok, syempre, di ba? Alikabok. Kasi ang purpose naman ng face mask, hindi naman para sa COVID yan eh. Sa alikabok din. So, ito na yun ha, sa loob ng People's Park ha. Pahalipay ni Santa. Yan. So, pwede mag-picture taking dito. Tapos, syempre, may mga tao din dito na sa likod, nagpipicture din sila. Yan. May mga picture booth or photo booth. Yan. So, punta na kayo dito. Tapos, picture-picture. Yan. Dalhin mga bata. So di pa masyadong matao, gawa nung maaga pa. Early as 6:39. Ayan, mga bata, ayan talaga yung mga mag-i-enjoy sa gatong lugar. Tapos meron tayong ayan, parang orchestra ba tawag dyan, nagpe-perform. Nice, no? So parang yata yan, binayaran niya ng ating city government para mag-perform sila. I love People's Park. Yan, tapos may mga sundalo tayo dito, no? Hello, sir. Kindi lang, kindi. So, yun. Bayad yan sa city government natin. Orchestra, no? Para sa mga hindi masyadong pumapasok sa mga music cafe or mga music bar. So, pwede tayo pumunta kayo dito para maka-experience kayo ng ganyan. Kasi mga polis, mga sundalo, mga TF natin sa Davao, mga police auxiliary, nakapagod kayo nung nakatayo lagi. Kasi minsan nung natanong ko yung isang tao kung pwede ba silang umupo, parang hindi daw yata pwede hanggat hindi matapos yung kanilang duty, yung kanilang working hours, di ba? So nakapagod yun nga, alay sa paa, no? Tapos, yun, bali gutom, tapos minsan, para na makita paano meron sa mapaglibang sa iyo, no? Meron tayong meron akong naisipan ngayon na idea na yan ang kada lakad-lakad natin. Oh, meron tayong
pakindi si Santa Claus, di ba? Masarap to, Toblerone. Di ba mahilig sa chocolate? Pero ano, nagustuhan ko siya. Ay, salamat kay ano ha, yung nagbigay sa atin ng Toblerone din. Sarap nun. Masaya tayo dun. It, ibang Toblerone, no? Kahit hindi ka fan ng chocolate, pero pag once matikman mo siya or makain mo siya, talagang ma-appreciate mo. Yun lang, no? Update, People's Park. Ano pa rin? Pwede na pala dito yung ano, PDA. O, diba? Kita nyo. So, parang pinagbawalan siguro yung time na yon yung una natin pala rito, gawa nung may pandemic pa talaga siya. Hindi pwedeng mag, ano, PDA. Hindi pa pwedeng mag, labing-labing. So, ngayon, parang hirap na palang mamasyal dito yung mga single, no? Or mga broken-hearted, or yung mga bitter. Kasi, diba, makaka... para silang kumakain ng mapait na ampalaya. Siyempre, may inggit sila. Gaya ni Mama. So, solo alone. So, hindi naman kailangan na may kasama para makapamasyal. Minsan din naman, hindi talaga din na, ano, nakasalalay sa ibang tao yung ating kaligayahan. Dahil sa sarili na natin, kaya natin maging masaya, maging happy, no? Ayun, sana all. Amigasan ba yan mo, ma'am? Okay, so punta tayo dito na area. Oh, bango ng ano, Dorian, ha? Amigasan taon sila, tamis pa sila sa atong Toblerone. So yun, no? Shout out pala sa mga Davao niyo, mga taga-Davao na. Dito lang, ha? Ngayon. Na, kahit saan kayo magpunta, sa Davao, diba, lalo sa particular area sa mga downtown. Diba, lagi tayong may nakikitang mga ano, mga task force, mga traffic enforcers, mga police auxiliary, mga PNP. Nakatayo, diba, mga checkpoint, mga ganun. So, kung meron kayo ha, if any, kung meron lang din naman, na mga candy, no, anything, candy talaga, kahit ano, kahit anong uring candy, ano, I don't know kung mamimili ang mga police na yan or yung mga TF, mga police auxiliary, mga enforcer natin, kung sila ba ay namimili ng brand or ano, basta kayo magbigay tayo ng ano, kahit candy, no, kasi nakatayo sila, palingon-lingon sa gilid, ganun, nakatayo, so hindi naman pala sila bawal na mag-nguya-nguya. So, yun. Magbigay kayo kahit paano. Ay, kung baga, ano, kung meron lang ha, hindi naman to obligado. Kasi naisip ko lang yun ngayon nung nakausap ko. Gaya kanina nakita yung ano yung kumakain dun. Sa dilim talaga siya kasi parang siyempre alam naman natin mga sundalo, di ba? Na ano talaga yun sila. Well trained yan sila when it comes to army training, di ba? Army style. Walang arte-arte ba, di ba? Kung dating malamya ka, maarte ganun, pabebe. Hindi ka pwede nga pumasok sa military. Kasi ang military, kakain yan, mabilisan, no? Wala na kung ano-ano pa mga ritual. Daming tao, no? No, nakakatuwa. Nice na. Tahimik, peaceful yung lugar, grabe. Nakakatuwa. Tapos ganito yung, ano, yung ambience sa lugar. Tapos yung mga tao, mga bata, lahat-lahat, no? Namasyal. Yan lang, ulitin ko, no? So, magbigay tayo kahit ano, anything. Tapos yung mga, ano, yung mga nagwawalis din, pero grabe, ano sila, no, yung parang hindi talaga sila tatanggap agad-agad. Oo, talagang masasabi ko talaga na ang Davao niyo is may mga dignidad. Totoo yan. Yun talaga napansin ko. Kasi every time na mamigay, hindi sila talaga agad-agad tumatanggap. Alam mo yung, sige, okay lang. Ay, wag lang. Yung mga ganun, parang may dignidad ba, may hiya talaga. Samantala sa ibang lugar, so parang siguro, pwede ka, ano, mayroon pa ba iba dyan? Baka may iba pa dyan, o, di ba? Anyway, wala, dito sa Davao, walang ganun, eh, no? Nakakatuwa. Kumbaga, parang, nakaka-proud na ang mga tao dito sa Davao, kahit pa sabihin natin na, kasi, di ba, mayaman ang Davao, pero di natin may tatanggi sa 12.7 million na yan, marami ding mahirap. Although, andun sa research or sa survey, na tumaas na nga 5 point something percent tumaas ang bilang ng mga taong mga Davao na yumayaman. Oo, mas umangat ang buhay, mas umasinso, tumaas, no? So sad to see hindi kasama yung ano, yung inyong abang lingkod na si ano, si Gala. Paano tayo may pagala-gala, di ba? Anyway,
Pero yun ang mahalaga dyan, ako naman ay masaya. Kahit hindi tayo napabilang doon sa 5.something% na umasinso ang buhay, ang mahalaga naman din sa akin ay eto, buhay pa rin, nakakagawa ng bagay na nakapagpapasaya pala. O, akala ko dati, itong ginagawa ko is ako lang para sa akin lang to. Akala ko ako lang yung magiging happy nito. Ako lang yung masasatisfy. Kaya din pala makagala, no? So maraming salamat po sa inyong mga binigay na komento. Napaka-generous ng inyong mga comment na nag-i-inspire, siyempre, nag-i-encourage, nag-i-inspire sa akin na magpatuloy yung ginagawa. No, yung iba is hindi pala comment yung iba, napakaraming ano. Kung napapansin niyo diyan sa mga videos ko, no, ang mga nagko-comment 5, 3, 4, 5, 10 katao lang. So maraming salamat. So ito ha, wag ma-offend, ano, wag naman magtampo yung iba na hindi ko mabanggit, pero ito yung mga to sa mga naalala ko lang, si Bay Bini. Okay, si Benedicto yan, sa Bay Bini, si Fernando, si Carlos Bayon, okay, tapos si ano, si Emeline, Ma'am Emeline, no, shout out sa inyo. Kaya Sir Daming Daan, sila Nikki Japan, Warwadab, napakadami. Jackie, siyempre si ano, si Ma'am Jackie from ano, from Oklahoma, no. So yung isi, maraming nanonood mga taga USA. So siyempre ito sila Sir Ismail and ano, Ma'am Nitz, sobrang tahimik lang sila sa comment section, nila talaga sila nagko-comment. So kung meron man sila mga parang words of appreciation, no, so pinapadala pa nila sa atin privately sa ating Facebook pages. Tapos yun na nga, sino pa ba? So maraming ano, so maraming mga hindi ko nabanggit, basta sobrang dami kasi ng mga nagko-comment. Yun na nga lang, napansin ko every upload videos may mga 5, 6, 7, 8, 10 ganun. Oo. So sila yung mga nakakausap sa ano, sa comment sections. Marami, no? So maraming salamat sa inyong mga komento na yan ang nasisihan kayo. Pagpatuloy lang. As in, di ko talaga in-expect yung ganong feedback. Akala ko dati, ano lang to, napaka, although uncommon siya, no, sa mga vlog na iba, na yun na nga, medyo filter-filter, effect-effect, edits-edits, no? May mga, kung ano na mga ginagawa sila sa kanilang mga videos. So ako naman, is what you get. Kumbaga, pagka bukas ko yung camera, tapos kung tamang daldal lang, kahit mali-mali naman. So pagbukas ng camera, tamang daldal. Tapos, yun, upload, no? So cut, post, ganun lang, no? Post, play, post, play, post, play. Ganun lang. So yung ginagawa natin, no? Never na tayo nag-i-edit. So, but still, marami pa rin mga nanonood, may mga na-entertain, at may mga napapasalamat talaga. Yung words of pasasalamat talaga, no? Grabe. Napakalaking impact yan sa mga taong gumagawa. Diba? So, ako, example, itong ginagawa ko, wala naman may nag-auto sa akin, pero may mga nagko-comment talaga, may mga nagsasabi privately. Ang dami po talaga nagsasabi sa akin privately. Na, ano, ako ay magpatuloy lang sa itong ginagawa kasi ano siya, kumbaga isa-isa sa mga dahilan na bakit sila magbukas ng YouTube at manonood ng ginagawang libangan, ganun, no? Pastime, papalipas oras, ganun, bago matulog. Iba naman ginagawang parang yun nga, pamparelax, pampakalma minsan, memories brings back memories, mga ganun, no? Tapos yan nga, itong, so yun, words of salamat. Example, itong mga nagwawali. Alam nyo ba na ano ito, share ko lang ito ha, kahit di yun naman ay naitatanong. Alam nyo yung mga nagwawalis, kinakausap ko yan minsan, kasi nagwawalis sila tapos dinadaanan. Ewan ko lang kung may gumagawa rin ito na iba, I don't know. Pero ako, every time na nadadaanan ko sila, nagpapasalamat. Ako baga, kinakausap ko sila ganyan. Kwento-kwentuhan, yung hindi naman masyadong halata na binibigay natin yung simpatya sa kanila. Kasi sa totoo lang, hindi naman sila humihingi nun eh. Hindi sila nagdi-demand or hindi nila kailangan ang simpatya natin. Oh. So yung sa kanila talaga, trabaho lang sila, ganyan. Kasi yun ang kanilang sinumpaang tungkulin, di ba? Na magwawalis sa ating kalye. Sila yung mapapanatiling malinis yung ating daan. So ando na, kahit pa sabihin natin may sahod sila, di ba? Kahit pa sabihin natin meron silang tinatanggap na buwan ng sweldo. Pero still guys, the point na ginagawa nila yung ano, yung trabaho talaga nila, godly, honestly, godly, di ba? So yun, mag thank you tayo dun kahit paano, mga hagala. Kasi wala eh, taxpayers nga tayo, di ba? So dahil sa taxpayers natin, meron tayong pangsasa kanila, kaya meron din silang trabaho. Parang win-win situation. Pero syempre, hindi naman siguro natin ikakamatay kung tayo ay magbibigay ng ano, magiging nice tayo sa mga tao, mga nagsiservisyo. Yun na nga, mga street sweepers,
mga konsehales, mayor, congressman, governor, I don't know sa iba kasi makurakot naman yung ibang ano eh. So sorry lang talaga sa ibang mga probinsya. Sorry sa ibang mga syudad na nagkaroon sila ng mayor na mga garapal, gahaman, mga ganun mga kurakot. So I feel sad for them, no? Eh, wala eh. Kaya nga tayo mga taga-taga Davao, magpasalamat tayo. Kumbaga, ayun, isa sa mga pasalamatan natin na mayroon tayong blessings kahit mahirap. Ako example, kahit mahirap lang ako dito sa Davao, nagpapasalamat ako kasi nai-enjoy ko eh. Ito, pira to ng bayan. Sa totoo lang, alam nyo na, dapat ano to eh. Dapat sabihin to na eh, ilagay kasi doon to dapat, Duterte. Duterte, Rodrigo Duterte Park. Ganon, or Duterte Park. Pero tumanggi siya. No, hindi. Bakit ko i-immortalize yung pangalan ko na gamit naman ang pera ng tao? Diba? So ang ginawa niya, eh dahil pira to sa tao, gagawin nating tao. Diba? So yun, People's Park. Yun ang tawag dito. So napakaswerte ko. Napakaswerte na I feel blessed and privileged na dito ako nakatira sa Davao. Diba? Kaya walang mawawala kung magiging ano tayo, magiging generous in words, 'di ba? Ayun lang. Tapos yun na nga yung thank you. Kayo nagpapasalamat kayo sa akin, salamat sa pag-update, parang mga ganun, no. So malaking bagay sa akin 'yun. So yun pa kaya mga nagwawalis, yun pa kaya mga police, yun pa kaya mga nurses, yun pa kaya mga kung sino-sino diyan ng mga ano natin, mga frontliners, no. Na mga nagtatrabaho. Kasi yung trabaho nila hindi yan para sa pera lang, no. Oh. Mahirap, pero syempre, ano yan eh, parang bokasyon nila yun. Parang yun na napili nila ng trabaho, na may sahod, at slash nakatulong, parang ganun. Yun nga, vocation talaga. So, mag-thank you tayo. Tapos yun nga, no? So, ini-encourage ko lahat ng mga nanonood dito na andito lang sa Davao ngayon. So, kung meron kayong sapat na espasyo sa inyong bulsa, or sa inyong bag, or bulsa, no? Kasi hindi naman talaga allowed ang mga backpacks dito sa Davao. Sa mga public parks. Ano, kahit candy, anything, no? Chocolate, candy, ano. Kasi, tumatanggap naman pala sila, hindi naman pala sila bawal tumanggap or at saka kumain. Ngumuya man lang. Kasi habang nakatayo sila, di ba? Ganun lang. Kung meron lang naman, ha? Hindi naman talaga obligado. Oo. So, ako naman, eh, since, ano, yun, kinakausap ko sila, tapos yun, bago alis. So, sige, salamat, ha? Ingat, tapos salamat. Sige te, salamat sana te, pagpanilig tiya. Oh. And ingat ha, ganyan, ingat. Yun lang yung ano, yun lang yung magagawa natin. Simpleng bagay nun, pero pag alis, pag talikod natin yun, bago sila matulog, maiisip nila yun na, wow, may nakaka-appreciate. Alam mo yun. Kasi minsan, hindi nila alam yan eh. Minsan siguro, inaakala nila na ganun na talaga yung trabaho nila. Magtrabaho, magwalis, tapos tatanggap ng sweldo. Oh, ngayon nalaman nila na na-appreciate pala natin yung ginagawa nila. So yun, by saying thank you, ganun. So yun lang nung mahagala, maraming salamat sa mga nanonood at umulan na. So kaya natin mga sumilong, syempre bawal magkasakit. Lawas Capital.